Hindi man ibinuboto ang First Lady o First Gentleman, malaki naman ang posible nilang maging papel o impluensya sa isang administrasyon. Sa panibagong serya ng GMA News, makakapanayam ang mga asawa ng mga kandidato sa pagkapangulo. Sa unang bahagi ng serye, babalikan natin ang mga kabiyak ng mga nagdaang pangulo at kung paano sila tumatak sa kamalayan ng taong bayan. May report si Maki Pulido. Itinatag niya ang Asosasyon Nacional de la Cruz Roja o mas kilala na ngayon bilang the Philippine National Red Cross. Naging aktibo siya sa pagtulong sa mga sugatang sundalo noong panahon ng digmaan. Pero si Hilaria Aguinaldo man ang kauna-unahang First Lady ng Pilipinas, ang may bahay ni Pangulong Manuel L. Quezon, ang unang First Lady na nanirahan sa Malacañang. Sa 15 Pangulo ng Pilipinas mula kay Emilio Aguinaldo, 3 ang walang kabiyak sa panahon ng kanilang panunungkulan. Sa edad na 16 na taon, ang 4th na anak ni President Elpidio Quirino ang humalili sa posisyon ng kanyang yumaong ina at nakilala bilang the Teenage First Lady. Si Bossy Aquino Cruz naman ang kalimitang tumatayong first daughter noon ni dating Pangulong Corazon Aquino. Samantalang sa administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino, ang kanyang mga kapatid ang gumaganap sa tungkuling ito. 4 sa first ladies ng ating bansa naging beauty queens. Kanya-kanya rin ang angking galing ng first spouses. Si dating First Lady Leonila Garcia, isang registered pharmacist. Sina First Lady Evangelina Macapagal at First Lady Luisa Ejercito Estrada, kapwa doktor. Si First Gentleman Jose Miguel Arroyo, isang abogado. At si First Lady Amelita Ramos, magaling sa iba't ibang sports at sa pagtugtog ng piano. Kung si Esperanza Osmeña ang pinakamaikling nagsilbing First Lady, si Imelda Marcos naman ang pinakamatagal at bukod tanging First Lady na nagkaroon ng opisyal na papel sa gobyerno noong panahon ng martial law. Kaya ang tawag nga nung sa kanila, paano ng martial law, yung conjugal dictatorship. Hindi lang ito dictatorship ni Ferdinand Marcos. Wala sa ating konstitusyon at hindi nakatakda sa batas ang papel na dapat gampanan ng isang presidential spouse o kabiyak ng Pangulo. Kasi merong expectation ng Pilipino na ang namumuno ay merong solidong support system. Na merong magsasabi sa kanya na, o yung ginagawa mo ay medyo parang hindi tama, o kaya yung ginagawa mo ay tama doon at according to your platform. Gaya sa isang tahanan, hindi maitatatuwang kaagapay siya ng sinumang nakaupo sa palasyo. Maki Pulido, GMA News.